siguradong pamilyar ang bahay na ito sa inyo. Ito lang naman ang dating bahay ng unang pangulo at naging unang Malacañang ng bansa. Pero hindi lang daw ang pamilya ang kasamang tumira ni dating Pangulong Emilio Aguinaldo dito. Sinasabing may kaibigan din siyang kapre na naninirahan dito. Mataas niyang ano. Ikaw na, kumukhang kabayo. May kapre talaga dyan. Bago ang lahat, i-like and subscribe nyo ang aming channel. And hit the bell button. Linggo-linggo nyong mapapanood ang aming mga bagong video. Sa bintanang ito ng mansyon ng mga Aguinaldo sa Kawit, Cavite, sinasabing itinaas ang bandila at idineklara ang kalayaan ng bansa laban sa mga mananakop. Ito ang unang itsura nito. Simple lang at wala pa ang iconic balcony nito. Pero dahil ito ang tahanan ng unang pangulo ng bansa, nagkaroon ng expansion at renovation. Makikita rito ang patusok na tore at umaabot sa 7 palapag ang mansyon. Ayon sa mga residente ng Kawit, kakambal ng paglago ng bahay na ito ang kwento ng mga hindi maipaliwanag na nilalang. So, yung mayroon nag-aalaga dyan, ngayon nga pag, yun, pag may kumukuha dyan, parang nagagalit siya. Ano? Yung gubunga, binabantayan talaga ng chiko. Diyan siya na ano, nagagalit. Mga kaitropa ko noon, ikumukuha kami katuwaan. Tapos may naririnig kami parang malakas ang boses niya. Sabi, grrr, gumaganon. Tatapabuhan kami. Nakatira doon sa loob ng bahay? Yung tuktok. Doon mismo sa pinakatuktok. Kaya nga nakakatakot umano doon eh. Nakakatakot pumunta kahit taga rito. Ako hindi ko pa nararating yung tuktok. Doon nakatira yung nakakapre. Doon nga daw. Paano nang ginagawa nung kapre? Eh siguro doon na siya nakatira. Gawa ng, di ba, ang tagal na ano, parang wala ng tao. Doon na siya naninirahan ngayon. Aware din yung mga namumuhay dyan. Talagang nagagalit. Binabantayan yung mga ano dyan. May nagbabantay dyan. Ano. May kapre talaga dyan. Kapreng kanyang tinutukoy, kaibigan di umano ni General Emilio Aguinaldo. Siya rin daw ang nagbabantay sa bahay ng Pangulo. Noong pinasok namin ang bahay, tumambad sa amin ang larawang ito. Inakala naming larawan ng Santo Papa. Sa aming pagtatanong, siya rin pala si Emilio Aguinaldo. Bakit nga ba may larawang ganito ang unang Pangulo? Abangan! Sa pasilyo ng mansyon, makikita ang isang bowling alley. Ito raw kasi ang libangan ng mga unang lider at gabinete ng bansa. Napansin din namin ang isang maliit na butas na ito. Sa aming pagtatanong, isa itong bomb shelter at hidden tunnel. Kung bobombahin o kukubkubin ang mansyon, may escape plan para sa Pangulo. Kung babaybayin ang tunnel, maaaring tumagos pa raw ito sa isang gusali at simbahan sa Kawit. Pero matagumpay daw na depensahan ang mansyon noon dahil sa kaibigan di umano ni Emilio. Ayon kay Lodo Rene, parking attendant sa mansyon ngayon at 6 na dekada nang nakatira dito sa Kawit, alam niya ang lihim na kaibigan ni Miyong. Eh, sabi ni alagang harukap, general, sinanong araw, may tatandang tao, papatunay. Pero yung mga sa amin ng ano, wala naman, may pamisan-misan na aninag silang mataas na hindi nila mapakwari ko. Pero, saan po nila naaninag?
Basta sa mga puno. Dito? Doon din dito, sa loob ng bahay na. Kasi alam mo, no, yung napasok makita sa loob. Oo. Di ba may bakod na? Hindi ko doon, napakaraming halaman. No? Pero merong isang tao dyan na parang nawala sa sarili. Bakit? Hindi na kayanan. Parang bang niligaw doon siya ng gano'n. Ganito, gano'n. Hindi na kayanan. Kahit ako ganito, meron akong pangyayari din dyan. Ano, eh. Umasok ako dyan gabi, kasi pala isda niyo, eh. Nanuloy ako isda. Hindi ako makalabas. Ikot-ikot ako, limang ikot ako, hindi ko makita pinto. Niligaw kayo ng kapre? Parang ganun, pero siyempre, natatawag sa Diyos. Tataka ako, hindi ako makalabas. Kwento ng mga tao? Mataas niyang ano. Ikaw lang, kung mukhang kabayo, parang hindi na sabi nila. Ayon sa mga kwento, nakipagsundo raw si Aguinaldo sa kapre at hahayaan niya itong tumira rito kapalit ng kanyang proteksyon na hindi siya magagalaw ninuman. Naging magkaibigan daw ang dalawa at binigyan ng kapangyarihan at anting-anting ng kapre si Aguinaldo na magagamit daw niya sa mga labanan. Minsan, habang pinagbabaril ng mga Espanyol si Aguinaldo sa kanyang bahay, bigla raw bumalik ang mga bala sa mga sundalo at nakita na lang daw nila si Aguinaldo na patakas sakay ang isang puting kalabaw na maaaring kagagawan ng kapre. Kaya kung papansin ninyo ang harapan ng mansyon, makikita ang mga bust o imahe ng ilang hayop. Pero walang makapagsabi kung may katotohanan ang mga ito. Akyat tayo sa second floor ng mansyon. Mula sa kusina hanggang sa banyo, masisilayan ang mundo ng unang pangulo. Sa mesa, makikita sa ibabaw nito ang malaking mapa ng Pilipinas. Makatawag pansin din ang ilang larawan dito ni Emilio Aguinaldo. Isa rito ay noong siya ay maospital at maoperahan sa appendix. Sinong mag-aakala na nakahuli rin pala siya sa Pampanga ng buwaya na halos kasing laki ni Lolong? O may kinalaman kaya ang kapangyarihang ibinigay ng kaibigan niyang kapre? Kapansin-pansin din sa bahay na ito ang punong nakapaligid na siyang tinitirhan di umano ng kapre. Ayun pa sa mga kwento, sa puno na katabi ng puno ng Chico, nakatira raw ang kapre. Pero ayon sa caretaker dito, matagal nang wala ang sinasabing puno. Nabuwal na raw kasi yon at tanging ang puno na lang ng Chico ang makikita rito. Balik tayo sa larawang ito. Bakit nga ba nakasuot ng ganitong damit si Aguinaldo? Ayon sa caretaker ng mansyon, naging leader ng isang mason o fraternity si Aguinaldo at ang damit na ito ang siyang patunay na naging aktibo siya sa fraternity. Kung iikot ka sa kawit, makikita pa ang pagiging aktibo ng mga mason dito. Ang estatwa na ito ni Rizal sa tabi ng kalsada at bahay, itinayo ng mga mason ng kawit. Dahil si Rizal, miyembro din ng mason. At makikita pa rin hanggang ngayon sa kawit ang ilang opisina ng mason na pinangungunahan pa ni Aguinaldo. Sa aming pag-iikot sa kanyang mansyon na ipinagkaloob na niya sa gobyerno, wala kaming nakitang kapre o anumang elemento. Tanging si Aguinaldo lang ang makakapagsabi kung may katotohanan ang mga kwentong ito. Ma!
mga Tamagonetics! Oras na naman para sa ating Tamago Shoutout! Kaya simulan na natin to, mga Tamagonetics! Unang-una kay Tamagong Victor Lazarata. Isa na naman pong kaalaman ang aking natutunan. Pa-shoutout po watching from Abu Dhabi, UAE. Shoutout sa iyo, Tamagong Victor, at sa mga Tamagonetics sa Abu Dhabi, UAE. Susunod, kay Tamagong Russell Oloroso, pa-shoutout. Ganon din kay Tamagong Tayang Boy Channel, new subscribe, pa-shoutout idol. Shoutout sa inyong dalawa. Susunod, kay Tamagong X, early ka Tamago, baka naman pa-shoutout next vid. Ayan, shoutout sa iyo, Tamagong X. And last but not the least, kay Tamagong Corazon de la Paz. Ang ikinahanga ko sa iyong vlog ay talagang you make an effort to interview the person involved, unlike yung ibang vlogger na who just narrated the story or trivia. Maraming salamat sa iyo, Tamagong Corazon de la Paz, sa pag-appreciate sa aming mga efforts at sa lahat ng mga Tamagonetics na nag-iwan ng kanilang mga comments, suggestions at shoutouts sa aming mga social media accounts. Hanggang sa susunod nating Tamago Shoutout! Yan muna, mga Tamago! O, kwentuhan tayo sa next episode! Kapit lang! Don't forget to like and subscribe!